20, 1972. Ang Diocese ng Lipa ay itinaas sa dignidad bilang isang Archdiocese. Sa June 20, 2012, ang Archdiocese ng Lipa ay magdiriwang ng 40th. Inaanyayahan ng lahat na ipagdiwang ang pananampalataya sa petsang ito. June 20, 2012, sa Basilica ni San Martin ng Tours sa Taal, Batangas. Noon pong 20 ng Hunyo, 1972, ay ginawang Archdiocese ni Papa Paulo VI ang dati Diocese ng Lipa. Naging local church po tayo ng Lipa noong 1910. Kaya noong 62 years after, ginawa pong Archdiocese ang Lipa. Yan po'y 40 years ago sa 20 ng Hunyo na darating. Magkakaroon po tayo ng pagdiriwang at inaanyayahan kong lahat na makilahok dito. Paghandaan at tayo magsaya. Ngunit hindi lamang ito pagsasaya. Una sa lahat, atin pong papasalamatan ang Diyos sa ginawa nating sentenaryo nung halos 2 taon ang nakararaan. At ito po'y ipapakita natin sa pamamagitan ng isang coffee table book na ilo-launch sa araw na iyon. Ganun din, ang 10 taong darating mula sa taong ito hanggang taong 2012, yan po'y 50 taon ng ating Archdiocese, ito po'y isang dekada ng pagpapanibago. Pagsisikap natin na palalimin pang ating pananampalataya. Gawin itong mabunga sa ating araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo sa pagtutulungan at pagdamay sa mga mahihirap. Gayun din, ito po'y pagpapahalaga natin sa pananampalataya na dapat ibahagi natin sa ating mga kapwa Asyano. Kaya pagdasal po natin, maraming mga paripat, religyosang taga Batangas ang mag-alay ng kanilang buhay para dito. Kaya inaanyayahan ko kayo sa gagawing pagdiriwang sa 20 ng Hunyo 2012, St. Martin of Tours Basilica sa Taal. Alas 8 po ng umaga, mayroon tayong prosesyon at sama-sama tayo sa loob ng Basilica, alas 9 ng umaga sa Misa, na ako po ang mangunguna at bisita po natin ang magbibigay ng humiliya, Archbishop Giuseppe Pinto, na atin pong apostolic nuncio. Nandiyan po ang ating dalawang kardinal na dating mga arsobispo ng Lipa. Kaya lahat po'y inaanyayahan ko kayo. Tayo po'y magdasal, manalangin at umpisa natin ang isang dekada ng pagbabago at pagpapalalim ng pananampalataya. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos at sana po'y tayo magkasama-sama sa panalangin ito at sa mga darating na taon.